Kamusta kayo? Ito ang si ni Marites. Napakainit ng sagutan ng dalawang senador na si Raffy Tulfo at Cynthia Villar dahil di umano sa mga lupain ng mga magsasaka na napipilitang ibenta dahil sa murang presyo ng palay. Do you think that is better? It is better po na dapat sa national government ang humawak po nitong batas na national land use. Not everybody agrees with you. Well, not everybody ako, agrees with I you don't as well, agree. Ma. Alam nyo, sinasabi ko nga sa kanila, ako, I'm a daughter of a mayor. Session suspended for 1 minute. Kung yan po yung inyong premise, bakit hindi lang po natin tulungan itong mga maliliit na farmers, bigyan na lang po sila ng puhunan para magkaroon po sila ng maging mechanized na po yung kanilang farming style. Binibigyan po. Well, then instead na bibilin po yung kanilang mga lupa, pabayaan na lang po natin sila na isaka yung kanilang lupain at meron tutulungan po. Na lang po sila na, meron po. Na para meron hindi po. Na po ma-convert, hindi na po ma-convert yung kanila pong mga farm into subdivision, into commercial area, and what have you. So I have no guilt to any rice farmers. All the money that came from the rice tarification were given back to the rice farmers. I wrote that law. I know. Ako because po I studied the difference between us and the rice farmers of Vietnam. And this is the reason kung bakit po talaga kailangan ma-push na po natin itong National Land Use Act. At hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon apat na presidente na po ang dumaan at hindi pa rin po ito mapasa-pasa. Hindi ko po alam kung bakit. Ano pong ginagawa ng DA na yung pong mga farmland ay nako-convert na po sa nagiging residential area na po at commercial area? I don't feel any guilt to the small farmers. All the money that came from the rice tarification law were given to the small farmers owning 2 hectares and below. So how do we identify those small farmers? Paano they have a list. Do you have po a list? They so paano po ninyo pinipili ng DA? No, they have paano, a list. Ano po? Paano po pinipili kung sino po ang maging recipient nitong pera na galing po sa rice tarification? How mga farmland po doon na na-convert Ikawayan na po? Ikawayan is a city. Regardless, ang pinag-usapan po natin, yung mga farmland po na na-convert na po sa isang subdivision o commercial. But they allow that in cities and capital towns. Kaya nga po, they allow conversion in cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive. And you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. Okay. I remember we have, when I was young, we have a big chicken farm in Muntinlupa. But Muntinlupa became a 60. So we finally develop our chicken farm because it is 8 hectares. We will make more money than in farming. So it's an investment decision for these people. If somebody will buy your land at a bigger amount, maybe you can sell it and buy another land that is cheaper somewhere else and build your farm there. Hindi po ganun nangyari, I think it's the thinking of business. You have to understand agriculture as a business also. I'm not a businessman, but I can understand agriculture po, ma'am. To sell your land at a higher price and be able to buy a bigger piece of land with that same money in less prime places, then you will do it. Kaya nga po, ito pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam, ha? Yeah. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami po mga probinsya, na marami na po mga subdivision na nagsilipana. And where will the people live if you don't build subdivisions? Marami po mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po yung nag-i-kaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po, meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito, they cannot compete. And then papasok po ito mga negosyante at mag-o-offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kundi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. I wrote the rice tarification law. You know, we wrote that rice tarification law because in 2018,
the price of rice rose to almost 50 to 60 pesos per kilo. And that is the only time President Duterte became unpopular because rice is a political crop. When nagmamahal ang rice, nagiging unpopular ang president. And the World Bank, we signed that WTO agreement in 1995 and they gave us 25 years to be competitive, but we failed to be competitive after 25 years. And if we don't open the liberalize the importation of rice, they will bring down our credit rating. And we have plenty of loans abroad and we have to pay higher interest for those loans, so it will be a loss to the Philippine government. So what I did when they asked me to write the rice tariffication law, I gave all the money from the collection of rice tariff to the small farmers. 10 billion for the Rice Competitiveness Enhancement Fund, 5 billion for mechanization, 3 billion for seeds, 1 billion for loans, 1 billion for training. And anything above 10 billion that was collected, it was given to the rice farmers owning 2 hectares and below, 5,000 each, 1.6 million farmers. So that is 8 billion. So a total of 18 billion, which is the collection of the rice tariffication law na rice tariff. Alam ko po yan. I don't feel any guilt to the small farmers. All the money that came from the rice tariffication law were given to the small farmers owning 2 hectares and below. So how do we identify those small farmers? Paano they have a list. Do you have po a list? They so paano po ninyo pinipili ng DA? No, they have paano, a list. Ay, no po. Paano po pinipili kung sino po ang maging recipient nitong pera na galing po sa rice tariffication? How are they being identified? They have a list of farmers owning 2 hectares and below. So, meron po... Magpapalista ka sa kanila. They have RSBSA. RSBSA. Okay. So, I have no guilt to any rice farmers. All the money that came from the rice tariffication were given back to the rice farmers. I wrote that law. I know. Ako po yan... Because I studied the difference between us and the rice farmers of Vietnam. The rice farmers of Vietnam, they produce their palay at 6 pesos per kilo. We in the Philippines, we produce our palay at 12 pesos per kilo. The 6 pesos difference, I look at it, and 350 is labor. That means we're not mechanized. And 250 is the productivity of the seed. So there's something wrong with our seed. So when I wrote that Rice Competitiveness Enhancement Fund, I gave 5 billion to mechanization and 3 billion to seed distribution and also to train them to do the same seeds with their own farm. I am teaching them to learn how to do inbred seedlings. Okay. Are you finished po? Ma'am? Yes, yes. Okay. Let's go back po doon sa food security. Alam ko po na meron pong tinatawag na Rice Comprehensive Enhancement Fund. Rice Competitiveness Enhancement okay. Fund. Enhancement Fund. Nasabi niyo po sa akin, so dapat may 2 hectares yung farmer para sila po ay mag-qualify dyan. Okay na po tayo dyan. However, hindi pa rin po talaga tunay na nasasagot yung pong katanungan ko po na ano pong ginagawa ng DA na yung pong mga farmland ay nako-convert na po sa nagiging residential area na po at commercial area. We need the residential area and the commercial area to improve the quality of lives of our people. Ang alam nyo, it's not the amount of farmlands. It's the efficiency of using these farmlands. Alam nyo, pag maganda ang seeds mo at mechanized ka, even with smaller area of farmlands, you can do better and earn more. Kaya nga, we're teaching the farmers to do mechanization and to plant better seedlings and to teach them that they have to operate their farm as a small business so they will make more money. You know, okay. hindi naman ito komo malitan lupa mo. Kaya we're organizing them into cooperatives para may economies of scale sila. Kasi kung 2 hectares kayo,
mag-organize kayo, 30 farmer, then you have 60 hectares. And okay. Then you mechanize, hindi ka matatapos sa palay. Bibigyan ka ng Filmec ng dryer and milling. So ang production mo hindi na palay na babarating ka ng middleman, kundi mapoproduce mo na hanggang rice. Tapos because you are a cooperative, you have economies of scale, you can go to the supermarket directly and sell your rice to them, you will make more money. Okay. Oo. So it's not the amount of land, it's the model. We have to change the model of our agriculture because there is something wrong with our model of agriculture. Okay. Now, sinasabi niyo po kanina na the farmers has to use mechanized technology. Kaya nga po, it is not how small the farm is at kailangan po magkaroon ng improvement sa isang lugar, kaya kailangan po magkaroon ng mga subdivision. So, kung yan po yung inyong premise, bakit hindi lang po natin tulungan itong mga maliliit na farmers, bigyan na lang po sila ng puhunan para magkaroon po sila ng maging mechanized na po yung kanilang farming style. Binibigyan po. Well, then instead na bibilhin po yung kanilang mga lupa, pabayaan na lang po natin sila na isaka yung kanilang lupain at tutulungan na lang po sila. Hindi na po ma-convert yung kanila pong mga farm into subdivision, into commercial area, and what have you. And this is the reason kung bakit po talaga kailangan ma-push na po natin itong National Land Use Act. At hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon, 4 na presidente na po ang dumaan at hindi pa rin po itong mapasa-pasa. Hindi ko po alam kung bakit. Your guess alam is as good as mine. Yung Land Use Act, lahat po ng local government, may land use plan na sila. Nagpagawa na sila ng land use plan. The power of determining the implementation of the land use is with the local government. Why will you remove, you will remove it from the local government and transfer it to the national government? Kung gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, i-share at i-hit ang notification bell upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites!